Naniniwala po ako sa kasabihang actions speak louder than words. Kahit hindi ko naman po sabihin talaga, eh talagang mahahalata nila. Halatang halata sa mga kilos ko. Pero pilit ko pa ding dinedenay sa kanila. Kasi nga po nahihiya ako na malaman niya. At isa pa po, alam ko naman pong wala akong pag-asa sa kanya. Dear Max FM with DJ Chini. Dear Max FM, itago niyo na lang ako sa pangalang Chrisan. Sana'y mapansin niyo ang sulat kong ito. Pasensya na po kung dito ako nag-send sa inyo ang story ko. Matagal ko na po kasing gustong mag-send, pero hindi ko po alam kung paano. Kaya sana'y mabasa nyo ang kwento ko. Tubong QC ako, Chin. Anim po kaming magkakapatid, lima po kaming babae, at isang bunsong lalaki. Mahirap lang po ang buhay namin dahil hindi po nakapagtapos ng pag-aaral ang mga magulang ko. Kaya nga po, todo kayod si Papa. Lumaki po akong walang pinagsasabihang mga sikreto. Dahil mas gusto ko po sanang sarilinin na lang po. Palagi po akong tinutukso ng mga kapatid ko na pangit. At minsan naman po, tatawagin akong abnormal o isip bata. Hindi naman po sa pagmamayabang, pero yung mga kapatid ko, magaganda at gwapo. Unang beses ko pong magka-crush kahit pangit ako nung nasa grade 7 ako. Hindi naman po siya gwapo, hindi rin mayaman, mas lalong hindi rin po matalino. Hindi ko po alam kung anong nagustuhan ko sa kanya. Basta bigla ako na lang yung naramdaman. Pero sa tuwing mapaipaisip ako na pangit ako at hindi niya ako kailanman magugustuhan, nalulungkot ako. At pilit ko na lang itinatago ang feelings ko for him. First day of school ko noon, nung una ko siyang makita. Pero naiinis ako ng sobra sa kanya. As in inis na inis. Napansin ng kaibigan ko na mukhang may kaaway daw ako. Doon na sinabi ko sa kanya na naiinis ako sa lalaking yun. Sabi niya sa akin, alam mo, naniniwala ako sa kasabihang, the more you hate, the more you love. Nagalit ako sa kanya, Chin. Sabi ko, kahit kailan hindi ako magugustuhan ng taong yun. At kahit kailan hindi ko rin magugustuhan ng taong yun. Dahil pinag-aaral ako ng mabuti ng mga magulang ko para makatulong sa kanila, hindi para maglandi. Masyado po kasi akong sensitive sa mga lalaki, Jean. Dahil para sa akin, kung talaga pong para sa iyo ang isang tao, God will make a way para maging kayo sa dulo. Hanggang sa marami na ang nakatunog, mga classmates ko, panay na ang pang-aasar nila sa akin. Mapaaralan man o sa bahay man. Aaminin ko, Chin, habang tumatagal, ay nag-iiba na ang tingin ko sa kanya. Hindi ko man masabi sa kanyang totoo kung nararamdaman. Siguro naman hindi siya tanga para hindi mahal tayon. Naniniwala po ako sa kasabihang actions speak louder than words. Kahit hindi ko naman po sabihin talaga, eh talagang mahahalata nila. Halatang halata sa mga kilos ko. Pero pilit ko pa ding dinedenay sa kanila. Kasi nga po nahihiya ako na malaman niya.
At isa pa po, alam ko naman pong wala akong pag-asa sa kanya. Kasi nga, tulad ng sinabi nila, pangit ako. At dahil sa mga sumbungera at maiingay kong mga kaibigan, ay nalaman niya. Hindi po ako makatitig ng diretsahan sa kanya tuwing magkakasalubong kami. Ewan ko, basta yung tipong hindi ko siya magawang tingnan kapag nakaharap. Pero kapag nakatalikod, panay naman ang tingin ko sa kanya. Hanggang isang araw, umuulan, wala po akong payong nun. Nakisilong po ako sa may tindahan. Hindi po humihinto ang ulan at maya-maya pa'y nakita ko siyang nasa harapan ko na, nakasakay ng motorsiklo. Sinabi niya sa akin, "Uwi ka na ba? Tara, sabay na tayo." Malakas ang ulan kaya halika na. Alam mo ba, Chyna, hindi ako makapaniwalang sasabihin niyo ng crush ko yon. Natulala ako at nakatitig lang sa kanya habang giniginao. Lumapit siya sa akin, isinuot niya pa ang jacket niya sa akin. Sabay sabing, "Halika na oh, tingnan mo, giniginaw ka na. Huwag ka nang mahiya." Pero ang sabi ko, "Ah, hindi na." Binalik ko ang jacket, Chin. Hihinto naman ang ulan eh, kaya ayos lang ako. Pinilit niya akong sumakay, ang kulit-kulit niya. Kaya naman, sumakay na lang ako. Hanggang sa tuluyan ng nahulog ang loob ko sa kanya. Aaminin ko, medyo kinilig at kinabahan ako at the same time. Pero bigla akong naisip na huwag akong mag-assume dahil alam ko namang hindi niya ako magugustuhan. Baka kasi naawa lang siya sa akin dahil giniginaw na ako. Maraming pagkakataong nahalata ko din siya na tumitingin siya sa akin. Parang may pagtingin na rin siya siguro. Halatang halata ko po yun. Kasi parati niyang ginagaya yung kulay ng damit ko at marami pa pong iba. Pinilit kong pigilan ang damdamin ko. Dahil alam kong baka umaasa lang ako sa wala. Baka ginagawa niya lang yun sa akin. Kasi concerned siya. Yun lang at wala nang iba. Hanggang sa isang araw, nalaman kong may girlfriend na siya. Hindi po ako naniniwala sa kanila noon. Tawa lang po ako ng tawa. Pero sa loob ko, pinipilit ko lang tumawa. Pero sa kaloob-looban, nasasaktan ako. Hanggang sa ako na mismo ang nakakita at nag-uusap na sila. Habang dumadaan ako sa harap nila. Sobra nilang lambing. Sobra po akong nasaktan. Alam ko naman pong wala akong karapatang magselos. Dahil sino ba naman ako sa kanya? Sobrang sakit para sa akin. Kahit crush lang yun, pero parang mahal ko na siya. Mas masakit pa yung wala kang mapagsasabihan ng nararamdaman mo. Parang gusto kong sumabo. Ilang buwan po akong hindi makaget over. Kahit po sa pagtulog ko, ipinagdarasal ko na sana'y dumating ang panahon na magugustuhan niya rin ako. Kahit gaano pa katagal, maghihintay ako. Pero sa bawat pagkakataon na maririnig ko ang mga kaibigan ko na hindi lang daw siyang nag-iisang lalaki sa mundo. Siguro,
Kaya daw hindi siya binigay ni God sa akin dahil may much better pa daw ang lalaki para sa akin. Kaya wag daw akong magpakatanga sa kanya. Kaya naman pinilit kong ayusin ang sarili ko. Kahit masakit, tinanggap ko na hindi ko man lang masabi sa kanya ang nararamdaman ko. Kapag nakikita ko silang magkasama ng girlfriend niya, feeling ko, gumugunaw ng mundo ko. Imagine naman kasi, more than 4 years na akong nagkakagusto sa kanya. Hanggang sa napaisip ako na tama sila. Dapat wag na akong umasa. Wag na akong magpakatanga. May girlfriend na siya. San pa ako lulugar doon? Isa pa, hindi ako confident na magugustuhan niya. Kasi hindi naman talaga ako maganda. Hanggang sa may isang taong nagkagusto sa akin. Niligawan ako. Pero tinataboy ko siya. Dahil hindi ko siya gusto. Nagkataong classmate siya ng crush ko. Eh isang araw nagkapag-usap din kami. Nakakatawa pa, patago lang, sa likod ng kantin. Saglit lang naman. Pero sa saglit na pag-uusap na yon, natulala ako. Dahil ang sabi niya, wala na daw sila ng girlfriend niya. At kung pwede daw, siya na lang daw at hindi yung classmate niya. So anong gagawin ko? Bibitawan ko yung isa dahil sa kanya. Naway mapayuhan niyo ako. Hanggang dito na lamang, ang inyong Kamax, Rizan. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing alauna hanggang alas 3 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon, at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini. We're back. Ayan, we're back. At napakinggan natin ang kahabaan ng kwento ni Chrisan. Kwentong pag-ibig pala to. Crush, crush, crush. Akala natin, di ba, may pag-asa na kung saan nagkaroon siya ng boyfriend. Tsaka naman pumasok sa eksena si Crush. Long time crush niya. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Chrisan, anong gagawin nyo? Kailangan nyo bang bibreakan? Breakan yung present na unti-unti nang nahulog ang loob mo. Tapos biglang pumasok si Crush. Siya na lang daw. Akin ka na lang. Parang may ganyang mga eksena. Ano ang gagawin nyo? Okay? By the way, maraming salamat kay May Montefalco. Nandito siya ngayon, si May, at pinapakape namin. Salamat sa pasalubong, May. Talaga naman, no, parang gusto na naming lutuin ng mga kain na. Okay, thank you. Nag-claim siya ng prize kay Misty. Thank you, at naway enjoy mo yung kape namin. Alright, ang Max Coffee 4-in-1 with mangosteen fruit pulp and cappuccino flavor. Alright. Enjoy lang. And ito na, Jezreel Talino Lumingo, you're there. Alright, present. Sinong hindi na-checkan kaninang attendance? Emma Arsiaga, andyan din. Cherry Ann Malof Lanzal, mga hashtag nila. Pero huwag niyong kaliligtaan ang mag-share.
Share na muna para qualified ang inyong answer dahil naghihintay po tumataginting na 150 pesos instant cash ang mapapanalunan today with Max Capsule. And then meron pang gift certificate mula sa Mama Nonski Salon at meron pang tatlong samplers mula sa BioLeaf. Ayan, tatlong samplers ng BioLeaf soap, amino soap. Alright? The food for the skin. Kung saan, ako, diba, 1.5 worth ang gift certificate na hair treatment mula sa Mama Nonski Salon. Meron pang tatlong BioLeaf samplers. Tapos 150 pesos instant cash kung may GCash kayo. Kung wala, edi instant load. Ayan. Dahil ang 100 pesos yun ay bibigay ni Gilo Kuman. Thank you so much sa mananalo ngayong hapon. Kaya siguraduhin nyo tama ang sagot nyo. Kung tama man ang sagot, kailangan i-check muna natin sa inyong profile kung nakapag-share para qualified ang inyong answer. So like and share now na. Okay, Raquel Mara, hi. Nagwi-wave lang. Share mo muna, Raquel. Ayan, payo ko sa letter sender, piliin mo ang tunog ng puso mo if sinong mamahalin mo at totoong nagmamahal sa'yo. Good luck, sender. Saan ka ba? Yung nanliligaw sa'yo dahil mahal ka, dahil gusto ka? O yung taong antagal mong gusto pero parang antagal kang ginusto? Parang ganun. Kung saan mamay nagkagusto na sa'yo, saka pa niya sasabihin na may gusto siya. Ay, teka lang, sandali. Ito ba'y kompetensya? Dahil parang antagal niyang, parang feeling niya ba ng lalaking crush niya na walang pag-asa dahil kaya nagkaroon siya ng ibang girlfriend, ngayong nagkahiwalay na sila, ngayon niya naman aagawin sa classmate niya. Itong letter center nating si Crisan. At kahit na hindi siya confident na maganda siya, kasi lagi niyang sinasabi pangit siya, mga kapatid niya, laging sinasabi pangit siya. Pero ito, ang haba ng hair niya, ha? Dadalawa ang umaagaw sa puso niya. Pero kung nga sino ba ang pipiliin niyo, advice na muna. Siguraduhin na kapag max capsule para siguradong lalakas ka to the max at manalo ngayon dahil malaki ang ating instant cash. Kaya take max capsule every day para baba ng sugar level. Yung mga diabetic dyan, ayan, mga diabetic dyan, kailangan pababain ang sugar level. Max capsule ang katapat lang yan. Matataas ang uric acid. Max capsule pa din yan. At mataas ang blood pressure. Hypertensive ka ba? May high blood ka ba? Ayan, pababain yan ng max capsule. At marami pang iba. May antioxidant properties, may anti-cancer cells properties, at marami pang iba. Andyan na lahat sa Queen of All Fruits na mangustin. Nakapaloob sa kapsula. Max capsule lamang. Okay, available po sa lahat ng La Fortaleza Pharmacies region wide. At syempre pa sa mga butikang malapit po sa inyong lugar. Hello kay Roveline Agda Guzman, all the way from Cuyo, Palawan. Roveline, all the way from Palawan. Ayan. Pakishare naman para makarating kami dyan sa Palawan. Share mo na, Roveline. Ayan, padala ka din ng sulat, ha. Ayan. Barbie Chini Tulyao, follow me there. Barbie Chini Tulyao, follow me. And then send me your stories para hindi po ma-spam, follow nyo muna. Si Gilo nagre-request ng evergreen. Sa tindahan na po ako. Bakit ipapaload mo na yung 100 pesos? Parang sa tindahan na daw siya. Pero mamaya pa yung ano, winner natin. Ayan. Pero yung evergreen mo na song, later on, before announcing or after the announcement of winner. Okay, Gilo? Thank you so much. Ayan. Hintayin ko dahil hintayin daw niya yung sinong mananalo. Okay, sige. Naka-ready na siya. Nasa tindahan na agad-agad. Talaga lang naman. Eh, mas excited pa yung mag-sponsor ng 100 pesos. Oh, ayan. Dadagdag ang 50. De, 150 pesos na. Okay. Aha. Ellen Nuyad. Hashtag kahit pangit.
Hashtag ang tagal na kagusto sa'yo, Raquel Mara. Clue. Naku, dahil malaki-laki ang premyo ngayon. Tatlong salita, Tagalog. Pwede po ako mag-chat sa account mo po, Rovelin. Oo naman. Doon sa messenger mo ay padala yung stories mo. O kaya kung may message ka, Rovelin, Barbie Chini Tulyaw. O kaya sa Dear Max FM o DJ Chini, doon mga stories po ninyo. Okay? Ayan. Huwag niyong kaliligtaan ha. Follow niyo na muna para hindi ma-spam. Hashtag lumapit siya sa akin, Cindy. Hashtag magkasalubong kami. Isang araw, Jean Gravin, classmate niya. Sabay na tayo, Cherry Ann. Bigla kong nararamdaman, Jean Gray. Hanggang sa isang araw, si Vin. Jean Gray, buhay namin. Nakagusto sa akin, Vin. Nahulog ang loob. Cherry Ann, magaganda't gwapo. Zyrene Lay, you're there present. Aha, Miko Dante, magandang hapon. Grabe ka init, Jude. Gani man. Alright, refresh ko muna yung mga answers nyo. Tatlong salita po Tagalog. O, sabi ni Vin, sender, ang... Asan na yun? Ang laki... Ano yan? Pakiano daw, James. Ayan. Diba ang hirap lumimot sa first time mong crush? Ayan. Ganun talaga yan, sender. Ang laki talaga ng impact sa atin pag first crush natin. Ako nga eh, hanggang ngayon siya pa rin. Hey. Pero sender, piliin mo muna ang taong gusto mo. Di lahat ng nararamdaman natin ay totoo. Basta kung saan ka masaya, sender, dun ka. Huwag lang magmadali. Darating din yan sa atin ang para sa atin kasi lahat tayo may nakalaan para sa atin. Manaman. Oo din, marami naman akong crush. Long time crush. Pero hanggang crush lang. Wala akong balak na maging boyfriend sila. Hanggang crush lang. Okay. Ganun. Pakibaba daw konti. Normal lang naman yung magka-crush kahit long time pa. So not necessarily na talagang kailangan kang mahalin na or... they have to like you back. Huwag kang mag-expect ng ganon. Eh kung magkagusto, edi good, di ba? Okay, pakibaba daw, James. Si Sexy James andito, si Romantico Abs na naman. Okay, Miss Pretender 24, naku sender, pag-isipan mo munang mabuti ang desisyon mo. Hirap pumili, akalain mo 5 years. Ala, nawala. 5 years mo naging crush yung tao, tapos one day malaman mo may girlfriend pala. Tapos yung tipong on the road to move on. Ala, umaakyat ka na sa kanya dahil pakiramdam mo wala nang chance kasi may nagmamayari na sa kanya. Tapos mayroong nagkagusto sa'yo, mahal ka, tapos biglang umamin yung ultimate crush mo. My God! Miss Pretender 24, di ba nga ang hirap? Paano yun? Kawawa naman yung isa, bibitawan mo, tapos malalaman niya. Kaya mo binrake yung, binrake siya kasi dahil nanligaw itong... Ano, sana tinanong niya na muna. Krisan, tinanong mo sana, bakit ngayon lang? Ikaw ba na pressure lang dahil classmate mo, sinagot ko? Bakit? O dahil na-develop ka lang? Dahil tinutukso-tukso tayo? Or dahil kayo manliligaw ka lang dahil alakala mo, ay gusto pa rin ako sa'yo? Sa tagal-tinagal-tagal? Ayan. So, bakit? Sasabihin mo bang ikaw na lang dahil alam mong may gusto ako sa'yo? At yun, ano ba talaga? Diba? Tanungin mo. Kulang ang detalye ni Krisan eh. Kung nasabi niya na tanong niya yun, ano ang sagot naman ng crush mo? So doon magve-vary ngayon kung anong magiging decision mo. Ayan, depende sa anong mga sinabi niya, diba? Doon kang mag-isip-isip. Pero syempre, yung nanligaw sa'yo, panindigan mo naman. Sinagot mo, may karelasyon ka. Huwag namang ganun. Diba? Nabibitawan mo na lang ng basta. Naka-move on ka na eh. Nahuhulog na yung loob mo eh. Tapos, papasok bigla itong crush mo. Long time crush mo. Ang tanong, gano'ng kakagusto? Mas sobra pa ba sa pagkagusto nung lalaking nanligaw sa'yo, Krisan? Dahil kung mas grabe ang pagkagusto nung nanligaw sa'yo kaysa dito sa crush mo,
dyan ka na, manatili ka na sa tabi niya, yung present mo, na mas gusto ka, or kahit na alam niyang hindi mo siya gusto, pero nagtsaga siyang manligaw sa'yo, diba nga? Dun ka na sa nagsasakripisyo. Shoutout po, mainit na hapon watching po habang nagtitravel pa Tagaytay po. At talaga ba, Sherry and Malo Flanzal. Hello po sa inyong lahat. Have a safe travel going to Tagaytay. Magpapalamig doon ba? Kasi ang init nga talaga ng Jensen. Sabi ni Vin, ano ka sender? Dual SIM? Diba nga? Nakapagpa-register na ba ng mga SIM cards nyo? Dahil ilang araw na lang at mag-expire na. Ilang araw na lang magtatapos na ang registration. Alright, sa hindi daw makakapagpa-register. Ayan. Talaga mag-expire na yun at madi-disconnect na yung SIM card nyo. Okay, di bili ng bagong SIM card, no? Yun lang naman yun. Pero kung talagang ginagamit nyo yan sa business nyo, madami nang nakakaalam, o kaya sa mga applications nyo, o kaya sa mga transactions nyo, lalo-lalo na mga documents nyo, nandun pa ang number nyo, kailangan nyo nang ipa-register bago mahuli ang lahat. Although, sinasabi na talagang last day na yan, wala nang extension, pero humingi naman ng Globe at saka Smart ng extension pa dahil halos wala pa sa kalahati ang nagpapa-register. Baka naman kasagsagan ng last day, dun pa magpapa-register, ano, tapos mag-ano na, magta-traffic na, congested na yung ano, internet. Okay, anyway, sender, lahat pwede mong mahalin, pero hindi lahat pwede mong pilitin. Sa love sender, walang pinipili. Pangit ka man o mayaman. Pag merong taong nagmamahal sa'yo ng tapat at totoo, hindi yung titingin sa panlabas na kaanyuan, kundi sa kaloob-looban ng yung puso. Ba't ka pa mag-a-assume sa taong ibang tinitibok ng kanyang puso? Ganyan. Ba't ka bibitaw sa taong nagkagusto na sa'yo? Well, nasa sa'yo na yan, sender, kung sinong mas matimbang sa puso mo. Sabi nga ng crush mo, makakahanap ka din ng lalaking para sa'yo at nung meron ang nagkakagusto sa'yo, babalik siya. Di dahil mahal ka niya, kundi babalik siya dahil may gusto ka sa kanya. Think a million times, sender. Good luck. Sabi ni Jean Grey. Oo nga, parang yung ano, yung K-drama na True Beauty. Diba? Napanood niyo yung True Beauty? Si Cha Yun-woo at saka si Min Gayong ba yun? Oo, diba? Nakakatawa yung K-drama na yun. Isa sa mga gustong-gusto kong panoorin. Tapos ano, yung pag wala siyang makeup, ayan, puno, ibang itsura niya. Tapos tinatago lang siya sa makeup para talagang gumanda siya. Kasi binubuli siya sa kanyang classroom, sa kanilang klase. Dahil sa sobrang pangit niya, binubuli siya at lahat. Tapos, nag-transfer siya ng school with all the makeups na at ang ganda-ganda na niya. Tapos, ganito, yung lalaking sobrang crush ng campus, nagkakagusto sa kanya. Dahil ba dun sa makeup, pero nung nalaman yung kanyang totoong anyo, hindi naman na-discourage at mas minahal pa siya. Dahil ever since pala, bata sila, kilala niya na siya. Okay. At gustong-gusto na siya kahit pangit pa siya. Kaya nung gumanda, pangit man siya o maganda, tinanggap siya. Kahit ang gwapo-gwapo ni Cha, yun, whoa. Okay. Diba nga, talaga kung gusto ka, ano man ang panloob, ano man ang panlabas na anyo mo, talagang gusto ka, mahal ka, tanggap ka. Hindi yung hanggang panlabas lang. Tapos pag pumangit na, hindi ka na gusto. Yung dapat alamin mo, kilalanin mo muna. Pero, lahat pwede mong mahalin, pero di lahat pwede mong angkinin, sender. Sabi ni Vin. Gainap ako, nag-travel Cavite, Laguna, Patagaytay na June May mag-overnight. Sender, kung kinsa ka tong tao nagmahal ni mo, dito na lang ka. Sabi ni Cherry Ann. Diba, tama nga talaga, Cavite, Laguna, Patagaytay. Kasi nagpa-Cavite muna kami noon, naalala ko, bago nagpa-Patagaytay. Tama yung sinabi mo, Cavite, Laguna, Patagaytay. Okay. Naku, Krizan, bigyan mo na lang Chanda. Ano yung Chanda?
yung manliligaw mo. Chance siguro, no chance, yung manliligaw mo. Na, sila na nga. Mahal ka naman at hindi ka sigurado dun sa crush mo kung mahal ka or talagang may gusto sa'yo yung ngayon, no, wala na sila ng girlfriend niya. Or baka kaya lang siya umamin sa'yo para pagselosin yung girlfriend niya. Hindi porket, ay, umakyat. Ah, sandali, sana yun. Hindi porket umamin na sa'yo, mahal ka na, dun ka sa taong mahal ka sa umpisa. Oo, kahit di ka man kagandahan, at least totoo yung nararamdaman para sa'yo. Ayan, sabi ni Miss Pretender Maria Gracie. Nga naman, di ba ka baka kasi biglang maging panakip butas o tapos biglang magkasundo ulit sila ng kanyang ex-girlfriend. Bigla ka namang pagpapalit. Naging panakip butas ka lang pala. Mamahalin din ako ni Lee Min Ho. Not now, but soon. Huwag mo nang agawin yan, Jean. Huwag mo nang agawin ang ultimate crush ko. Pumapangalawa si Cha Yun-woo. Pero ano ha, in despair ngayon si Cha Yun-woo na, 'di ba nga kasi namatay yung isang ano niya, isang kamiyembro nila sa Astro na si ano, Woo Bin. Ay, si Moon Bin. Si Moon Bin, 'di ba? Kasama niya sa ano, sa Astro as member. So, in despair sila. At yun na, ang daming ano, no? Batang-batang mga K-pop idols, mga batang-bata pa na nag-suicide, etc. Sana hindi tularan ng karamihan kapag ma-disappoint. Kasi sobra-sobra kasi sa Korea na mag-ano eh. Yung mga mambuli, cyberbullying, grabe. Mga napakalupit na mga comments sa social media. Grabe sila. Masyado silang conscious sa mga itsura nila, sa mga brands ng mga gamit nila. Kaya sobrang taas ng standards ng society ng Korea. Parang ganun. Kaya pag na-disappoint or na-depressed ang isang mga estudyante, parang sobra-sobra din kung ano, nasasaktan sila to the point na they commit suicide. Ayan. So naging mataas yung ano eh, yung rate ng suicide sa kanila. Naging pinaka major na cause of death below 40 na age ang suicide. Ayan. Kaya wag naman sanang ganun ang maging ano natin, no, society natin. Kasi masyadong particular sa mga brand ng damit, ng sapato, sa mga brands. Masyadong conscious sa mga itsura. To the point na talagang gagastusan talaga mag-iipon lang para magpa-surgery, magpa-nose lift. Diba? Parang ganyan. Okay, anyway, it's 2:10. Ano na lang binigay ni God sa atin, makontento na lang tayo, kwero. Pero kung may sapat kang pera, kung gusto mo ipaayos, wala namang pipigil sa'yo. Kung gusto mo nang gumanda, edi ayun, may mga rason, ano. Kasi tulad niyan, binubuli sa classroom. Kaya talagang sinisikap din magpaganda. Ganon kasi sila katindi. Okay, but anyway, tatlong salita, ika-cut off na natin maya-maya konti, pero bibigyan po natin ng chance para mataman yung sagot dahil 150 pesos ang instant cash or instant loan na naghihintay sa inyo plus ang katutak na premyo. Swerte resulta as of 2 p.m. dahil 2:11 na pala, nag-overtime na ako. Ayan. The winning numbers are as of April 21, 2 p.m. It's 705. Ayan. Magbabalik po tayo for more only right here sa 95.9 Max News FM. Jensen, para sa inyong mga advice pa at ang tamang sagot sa ating hashtag of the day. A few moments later. And now we're back. Welcome sa pangalawang oras ng ating programang Dear Max FM. Still with me, DJ Chini, at your service. At syempre pa, 150 pesos instant cash ang mapapanalunan today. Supposed to be gagawin pang 200 pesos ni ano, ni Gilo. Pero hahatiin natin yan by Monday. Ayan, by Monday. Pero kung walang makakahula ngayong hapon, idadagdag po natin ng premyo
sa Monday, okay? Pero kung may mananalo, still and again, magiging 100 pesos pa rin next month, next time sa Monday dahil dadagdag ni Gillo. Mukhang nakatama talaga. Tumama siguro to sa loto ay. Okay, thank you, Gillo. At ayan, 150 pesos ang instant cash or instant load at may isang katutak pa na premyo kasabay ng one pad ng Max Capsule. Siguradong lalakas ka to the max. Alright. Pero bago pa ang cut-off natin, eto masasabi daw ni Miko Dante sa sender, hindi niya pipilitin ang sarili niya kasi may ibang girlfriend. Yung crush niya, no? Normal DJ, magka-crush. Lahat tayo magka-crush. Pero sender, move on lang kasi marami pang darating sa buhay mo ang totoong nagmamahal sa'yo. Good luck, sender. Miko, ayan. There you go. Thank you. Sa Bulacan na po ako nakatira dahil may asawa na po ako. 2016 pa po ako andito hanggang ngayong taon po. May Solaran. Hi to you, May. Welcome sa live stream natin. Pakishare naman, May. Click mo yung share. Ayan, May. Maraming salamat para makarating kami dyan sa Bulacan. Okay. Ano yung messages nila, James? Tingnan natin. Meron pa ba akong na-miss out na mga sagot nyo? Oh, crush ko talaga si Lee Min Ho. Bakit, Vin? Curious ka? Inaagaw ni Jean. Long time crush. Ayan. Since City Hunter time. Ayan, City Hunter time pa ni Lee Min Ho. Alright. Tapos sinundan nung F4 pa pala. F4 tapos la City Hunter. Ang tagal na, no? Tagal-tagal na. Hanggang dun na lang yun. Okay. Anyway. Asan na? Wala ba yung mga advice nyo? Naubos ka na yata. Okay. Meron kayo makakahula ngayon. Tatlong salita Tagalog. At bawat salita, 50 pesos. Bawat salita. Siguraduhin nyo tamang spelling nyo, ha? Kahit Tagalog pa yan, wrong spelling, wrong. Alright? Kung crush di ay nimo ang isa katao, tapos madunggan ka sa mga marites, katauan ka nila, issue kaayo sa ilaha. Ay nako, Vin, huwag mo na kasing pansinin yung mga sinasabi ng ibang tao, no? Huwag mo nang pansinin. Ayahan mo na sila. Bahala sila sa buhay nila. Hindi naman sila napapakain sa'yo. Okay. Lahat ng gusto natin gawin, kaya natin. Pagdating sa tinatawag na love, duwag pala tayo. Sabi ni Raquel Mara. Alright. Okay, nabasa ko na siguro. Refresh ko muna. Sige na, magka-cut off na tayo. Sapat na oras na siguro yun, no? Alright, tingnan ko ha. At sana nga naman. Asan na yun? Sana nga naman may makahula. Pero kung wala talagang tatama sa mga hashtag nyo, at siguraduhin lang nakashare kayo, edi kung walang nakahula, edi papatong natin ang 150 pesos sa 100 sa Monday, edi magiging 250 pesos na. Ayan. At ang babasahin natin sa Monday ay kilala niyo siya. Malalaman natin sino yon pagdating ng Monday, kung kaninong sulat ang babasahin natin. Ayan, kung gusto nyo magpadala ng inyong mga kwento po, Dear Max FM with DJ Chini, follow there and then message me via Messenger. Okay, or Barbie Chini Tuliao, follow me there, let's be friends, and then PM me your story. So, okay, sige, mag-hashtag na tayo. Sa kaloob-looban, sa kasabihan, kinilig, kinabahan, tuluyan ang nahuhulog, kahit crush lang. Uy, may English, Tagalog po lahat, pilit kong tinatago, tara sabay na tayo parating ginagaya. Sa kaloob-looban, tulad ng sinabi nila, talagang para sa'yo. Ang dami ng mga sagot, tingnan nga natin kung tama mga sagot nyo. Oh, cut off na tayo, naglalag pa rin ba? Okay, sige, 1, 2, 3. Mag-cut off na si James. Ayan. Pero kung merong tumama sa inyo na mga sagot, wala pong edit-edit ha. Malalaman natin yan kung edited. Mag-a-appear yung edited. Okay. Ayan.
wala akong makita, pero meron ka palang sagot, screenshot mo agad before 5 o'clock, isend mo, i-PM mo sa akin, okay? Ayan, send again. Si Samuel, actually, si Samuel, pini-PM niya sa akin eh. Ayan, buti na lang nakahabol, no? Ayan, nanalo siya kahapon si Samuel. Alright, cut off. Ayan. I wanna to, sige James. Type ka na ng cut-off dyan, James, at enter mo na. Beyond that cut-off, wala nang hahabol. Ayaw sa, ma'am, ay, naka-cut-off na pala si James. Tapos na eh. Wala nang ano, wala nang sagot na hahabol. Beyond the cut-off. Parang wala pa akong nakikita so far. Sandali. Baka meron. Okay, tulad naman noon, diba? Akala ko walang nakahula. Pero naman meron pala. Pero kung wala talaga, bago mag-alas 5, walang magpapadala ng screenshot. Ang 150 pesos dadagdag natin sa Lunes. At magiging 250 pesos na mula kay Gilo Kuman. Ayan. Thank you. Ang sabi ng letter sender natin, ang sabi niya, asan na yun? Tatlong salita, ha? Asan na yun? Ito na. Pilit ko pong dine-deny sa kanila kasi nga po nahihiya po kung malaman niya. At isa pa po, alam ko naman pong wala akong pag-asa sa kanya. Wala akong pag-asa. Wala akong pag-asa. Dahil nga naman, iniisip mo, pangit ka, hindi ka confident. Wala kang self-confidence enough to tell him na gusto mo siya, na may nararamdaman ka para sa kanya, na crush mo siya. Kasi iniisip mo na agad na pangit ka at wala akong pag-asa sa kanya. Wala akong pag-asa. Meron, meron, meron. Pero ang sinasabi niya, wala akong pag-asa. Naku, huwag ka masyadong maging nega. May pag-asa ka. At tingnan mo, sa dulo naman pala, siya din ang lalapit sa'yo. May pag-asa. Pero ang sagot natin, hashtag of the day, wala akong pag-asa. Meron bang nakahula? May nakatama? May pag-asa pa kayang manalo kayo? Wala akong pag-asa. Nako, ni-miss out nyo naman yan. Shoutout sa akong kuya, ma'am, sabi ni Vin. Regards daw kay May Montefalcon, sabi ni Samuel. Ni ano, Samuel. Alright. Ay, nino nga yun? 300 answers ko, ma'am. Magpakita kaya? Pwede po makahingi ng account ni Rovelin. Ayan, Barbie Chini Tulyao. Barbie Chini Tulyao. Okay, hanapin mo yung account ko. Ayan yun. Okay, follow me there. Kung may magka-time ako makapag-delete-delete, edi makonfirm ko kayo. Okay, sige. And, kasi puno na siya. Oh, sabihin nyo na, sinong nanalo? Ma'am, kanusa man jud ko makadaw gani, ma'am? Vin! Madami ka na sigurong load kaya hindi ka pinapanalo ni Lord. Madami ka pang cash. Okay. Ayan, star sender ka pa, oh. Ayan. Okay, mayroon ba? Wala. Walang nanalo? Naku, magiging 250 pesos na sa Monday. Paano yan? Mukhang walang pag-asa na may mananalo, sabi ni Ellen Nuyad. Mangita pa ko, mama. Wala akong pag-asa. Pag-asa is one word, diba? Kahit may dash pa yan. Oo, one word yan. Alam naman pag, tapos asa. Okay, anyway. 231. Daw niyang violate. Mananalo ka din, Vin. Ayahan mo. May chance din yan. Huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag mong sabihin wala kang pag-asa. May pag-asa ka pa. Tulad naman ni Chrisan. Diba nga, lumapit na mismo sa kanya ang crush niya. Naakala niya wala siyang pag-asa. Okay, anyway, yeah. I'm gonna play this song para kay Gilo Kuman. Alright, para sa you, it's Evergreen as requested. So, class dismissed sa Max University. And still and again, kinig-kinig din all day long, all night long. Right here sa 95.9 Max News FM, General Santos City. So, there you
you go. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. It's DJ Chini. And don't forget to click that bell button to be notified. So until next video again, see you!